naglunsad ang National Commission on Indigenous People ng programa para sa mga former rebels at IPs ng bansa. Bilang parte ng pagsuporta nito sa Executive Order No. 70 o ang Whole of Nation Approach, nito lamang ika-12 hanggang ika-13 ng Setyembre. Nakiisa sa nasabing aktibidad ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangan ng mga indigenous people para sa maayos at magandang buhay. Isa na din itong hakbang upang magkaroon ng kaalaman ang mamamayan sa panlilinlang ng mga komunistang teroristang grupo. Pantala, nakilahok naman si Lieutenant General Ernesto T. Torres Jr., Commander ng Northern Luzon Command, at bilang sa pagtatapos nagbigay ng mensahe ang General. Ayon lahat po, yung presensya natin ngayong hapon is the manifestation of our strong commitment na gagawin natin lahat ng ating makakaya upang magkaroon ng salatal, maginhawa at panatag at mumuhay ang katutubong kababayan natin. Sinisigurado naman ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng gobyerno na patuloy ang kanilang pagsuporta sa ating mga IP community upang maiwasan ang pagsanib sa mapanlinlang na komunistang teroristang grupo. Hindi ho namin kayang ipalit na oras yung nagugol para sa amin sa HIV, para sa mga tutubo, pero alam namin na maagapay namin kayo sa patulan nyo. So iniibig ko rin sa ating mga tutubo, sana maayos ang ating matabuhay, ang ating ancestral domain, at may pagkita natin sa kanila na tayo ay nagsipag sa tulong nila at utawan nila. Mula dito sa Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si Camille, nagbabalita para sa Kapayapaan at Kaunlaran.